Kilala siya bilang si Mr. M, ang lalaki sa likod ng mga sikat na TV shows noon at ngayon. Si Johnny Manahan na para sa ibang mga artista ay tinuturing na siyang pangalawa nilang ama. Kamakailan ay naging usap-usapan ang paglabas niya ng hinaing tungkol sa kaganapan sa kanyang dating network, ang ABS-CBN. Sa videong ito ay ating kilalanin ng lubusan si Mr. M. The Philippine Showbiz List presents, Sino si Johnny Manahan? Welcome to the Philippines Showbiz List, your dose of the Philippines Showbiz Buzz. Please subscribe to our YouTube channel and do not forget to follow and like us on Facebook. Si Juan Johnny Ledesma Manahan ay pinanganak noong February 11, 1947 sa Quezon City. Ang kanyang mga magulang ay sina Dr. Constantino Perez Manahan at Elvira Ledesma Manahan na parehong prominent figures sa kanilang mga respective fields. Si Dr. Manahan ay kilala bilang magaling sa kanyang field at ayon sa Makati Medical Center, countless women flock to him for his renowned painless birth technique. Ang ina naman ni Johnny ay kilala sa kanyang outlandish charm and exquisite style. Pumasok siya sa show business at bumida sa mga pelikula noong 70s up to the late 80s at nakilala si Elvira sa showbiz bilang host ng evening entertainment show na Two for the Road. Growing up, si Johnny ay nag-aral sa top schools gaya ng Ateneo de Manila at sa University of California, Berkeley, kung saan natamo niya ang kanyang art history degree. Pagkatapos graduate, pinurso niya ang career bilang visual artist, painter at sculptor. Nakatanggap pa nga siya ng Special Citation Award mula sa Paris Biennale of Art noong 1979. Pumasok si Johnny sa show business industry bilang singer sa Uncle Bob's Show pagkatapos naging singer at writer sa Gene Young's Show. Pagkatapos nun, nagtrabaho siya bilang freelancer para sa talk show ng kanyang ina na Two for the Road. Ito ang naging tulay upang mag-direct siya sa mga shows gaya ng IBC's For the Boys, BBC's City 2's The Big Big Show, and RPN's Kaluskos Musmos. Noong 80s, naging full-time siya at pumirma sa ABS-CBN. Pinagdaanan rin niya ang maging guest director ng shows tulad ng In the Money, Mga Kwento ni Lola, Dina, at Late Hour with June and Johnny. Humataw ng husto ang directorial career ni Mr. M pagkalipas ng 1986 EDSA Revolution kung saan sa pagbabalik Channel 2 niya ay naging ABS-CBN Broadcasting Corporation na ang kumpanya. Sa panahong ito, tunay na ngang tumatak sa kamalayan ng Pinoy televiewers ang apat sa pinaka-popular na TV shows na hinawakan niya as director. Ang Chika Chika Chicks nila Nova Villa at Freddie Webb, Palibhasa Lalaki nila Joey Marquez at Richard Gomez. Abangan ang susunod na kabanata nila Andrew Eliana at Tessie Tomas at ang TV kung saan nagsimula sina Claudine Barreto, Jolina Magdangal, Camille Prats, Victor Neri, Paulo Contis at marami pang mga sikat na artista ngayon. Minahal rin ng publiko ang kanyang Tonight with Dick and Carmi, Home Along the Riles. Ilan pa sa mga dinirect niyang shows ay ang TV 2, Bida si Mister, Bida si Mrs., Masayang Tanghali Bayan, MTB, Ang Saya Saya, Yes Yes Show, Bora. May mga episodes rin siyang dinirect para sa Once Upon a Time, Flames, Okatukat, Calvento Files, Star Drama Theater, at Maala-ala Mo Kaya. Sa pagitan ng mga taong ito, sa ABS-CBN Broadcasting Corporation, lumawak at lumago ng husto ang career ni Mr. M. Iba't ibang posisyon na ipinagkatiwala sa kanya ng network management. Siya ay naging director ng Talent Center, program director ng Production Department, Vice President ng Talent Development and Management Center, hanggang sa siya ay naging Senior Vice President ng ABS-CBN Star Magic na dating Talent Development and Management Center, mula February 2003 hanggang December 2007. Nag-retire man siya sa nasabing posisyon noong 2007 na natili siyang head
at consultant ng nasabing departamento ng ABS-CBN at masasabing isa na ngang haligi ng Kapamilya Network, respetado hindi lang sa kinabibilangang istasyon, kundi sa buong television industry. Sa TV concert scene, halos lahat na rin ng superstar sa larangan ng music ay naidirect na niya sa malalaking venues tulad ng Araneta Coliseum, LU Theater at CCP Main Theater. Siya ay suki na ng concerts na Jasha Padilla, Sharon Cuneta, Gary Valenciano, Martin Rivera, Regine Velasquez, Lea Salonga, Pops Fernandez, Piolo Pascual, Apo Hiking Society at Sara Jeronimo. Shows abroad. Hindi lang sa panglokal ang nagawa ni Direk Johnny Manahan. Kahit noon bang 2005, nadala na niya ang buong grupo ng ASAP sa Amerika upang mag-show sa California, maging sa Tokyo, Japan, na kinagiliwan ng mga Pinoy doon. Dahil si Mr. M ang resident director noon ng Wawawi ni Willie Revillame, tatlong beses na sila nagpag-show sa Las Vegas. Nagayon din sa Reno at Chicago, Hawaii, New Jersey at Winnipeg, at Dubai. Siya rin ang nasa likod ng tagumpay ng Star Magic World Tour sa Ontario, Canada at San Francisco, USA, kung saan dumagsa ang fans ng Kapamilya Stars. Star Magic. It was in 1992 na ang Star Magic o tinawag noon na Talent Center ay ginawa ni Mr. M kasama ni Freddy Garcia, ang president ng ABS-CBN mula 1998 hanggang 2003. Through the years, ang Talent Center ay responsable sa pag-discover at pag-train ng mga talents ng ABS-CBN. Ang Star Magic ay nilaunch upang hanapin ang mga taong nangangarap na pumasok sa showbiz at pumunta sa mga auditions. Ito may basic, advanced at master's level workshops sa acting, singing, dancing at hosting for aspiring stars. Si Mr. M ay kilala ng marami in so many words, strict, soplado, a man of few words, and yet his talents say otherwise. Para sa mga taong close sa kanya, kilala nila ang kanyang lighter at funnier side. Tinawag din siyang Mr. Mystery Man dahil walang tao ang nakakaalam sa kanyang criteria sa paghahanap niya ng totoong talent. And of course, tinatawag din siyang Mr. Magic dahil for he alone ang may rare gift of transforming ducklings into swans dahil sa paggawa ng mga masterpiece ng isang show or production. Noong 2009, karagdagan sa prestigyosong listahan ng Ading Fernando Lifetime Achievement Award ng Philippine Movie Press Club ay binigay kay Johnny Manahan. Ito ang pinakamataas na karangalan ng PMPC Star Awards for Television. Ayon sa PMPC, ang award ay para sa kanyang mga natatanging kontribusyon sa daigdig ng telebisyon bilang isang kabatikang direktor ng mahigit 30 taon, sa kanyang pagmamahal sa profesyon, sa kanyang walang kwestiyon na kredibilidad at integridad bilang director, actor, writer, at sa kanyang husay bilang talent manager na patuloy ang pagduklas at pag-alaga sa mga sikat na kabataang artista ng bansa. TV5. Noong September 2020 ay inannounce ang pag-alis ni Mr. M sa ABS-CBN bilang chairman ng Star Magic. Sa isang interview niya sa Summit Media's editors, sinabi ni Mr. M na wala na siya sanang plano na bumalik sa pagtatrabaho sa television. Ayon sa kanya, "I was never meant to go back to TV. I just wanted to stay home. I wanted to clean the place. Maybe go back to painting, smell the flowers here in my bunker. That's all I wanted to do." Isang opportunity ang binigay sa kanya ng owner ng TV5 na si Manny Pangilinan upang tulungan ang mga employees ng ABS-CBN matapos binigyan ng order to shut down ng National Telecommunications ang network. Under sa TV5, produce at dinirect niya ang Lunch Out Loud with Billy Crawford, Alex Gonzaga, Bayani Agbayani, Kay Brosas, Casey Montero, at ng Sunday variety program na Sunday Noontime Live with Piolo Pascual, Catriona Gray, at Maha Salvador. Trended on Twitter. Noong January 20, nagkaroon ng over 25,000 tweets na related sa pangalan ni Mr. M. Ang internet ay nasurpresa dahil sa 40 years ni Mr. M sa Kapamilya Network, rare lang na makita na siya ay mag-speak out. Nang tanungin kung ano ang dahilan ng pag-alis niya sa ABS-CBN, kalmadong nagsalita si Mr. M tungkol sa isang kaganapan sa loob ng network, ang pagkakaroon ng mga hiwalay na grupong nagsitayo ng tinatawag niyang Shadow Talent Management.
labas daw ang mga ito sa Star Magic na siyang kinilalang tanging talent management arm ng Kapamilya Network. Ayon kay Mr. M na ang Star Magic ay na-form, sinabi sa kanya ni Freddy Garcia o FMG na ang bawat boss ay rerespetuhin ang iba't ibang territories within the business. In recent years, ang ibang mga business units ay already crossed over upang scout at i-train ang mga potential talents or even i-manage ang mga bona fide stars. Ayon kay Mr. M, in my view, it's a big crime. It's the easy way out. Sana yun kanila na lang, doon na lang sila. But they try to expand it pa. Yung PBB winners, ginawang talent nila. That should have been ours. Dapat amin yan eh. Racket namin yan. Sabi ni Mr. Garcia, kanya-kanyang racket, nobody listened. Dagdag pa niya, because they have their own stars, the suspicion is that they favored certain people. You know, our stars began to take it that way. Bakit sila pinapabor? What will happen to us? Hi, the only way is to fight harder. Naniniwala siya na ito ay nakakasagasa, hindi lamang sa scope of work ng Star Magic bilang talent manager, kundi nakakasagasa rin mismo sa mga artista ng Star Magic. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!